tunay nga na ikaw ay banal, 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 O Diyos. Ikaw ang Diyos na makatwiran at makatarungan. Ang pag-ibig mo ay hindi kayang sukatin. You are so kind, so patient, so gracious to us, O Lord. We thank Thee. You are sovereign, so great, awesome, and beautiful, and nothing compares to You. Maraming maraming salamat po. Hayaan po ninyo aming Ama na ang lahat ng aming pananalangin, ang aming pag-awit, ang pangangaral ng iyong salita ay tunay na makapagbigay sa iyo ng kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Good morning, everyone. Good morning. Can you please greet the person beside you a blessed Sunday morning? Amen. Now let us all stand and sing our praises to the Lord. Let the joy of the Lord be upon you today. Because we are the house of the Lord. Come on, let's all sing. Let's raise our voices. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. Our God, He holds the victory. Sing. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We're gonna shout out Your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. Shout out Your praise. Oh, oh, oh. We're gonna shout out Your praise. Oh, oh, oh. Oh, we sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. Today, and we won't be quiet. Oh, we shall shout out Your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We're gonna shout out Your praise. There's joy in the
gotta shout out your praise. Whoa, whoa, whoa. We gotta shout out your praise. Whoa, whoa, whoa. We gotta shout out your praise. Whoa, whoa, whoa. We gotta shout out your praise. Whoa, whoa, whoa. Oh, oh, oh.
gift of grace is Jesus, my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus, for my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing, all is mine, yet not I, but through Christ. The night is dark. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need, His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. Fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. Forever on in weakness and rejoicing, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, to this I hold, my sin has been defeated. Jesus, now endeavor is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. With every breath, with every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To this I hold, to this I hold, Jesus, all the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Muli po natin palakpakan ng Panginoon. To You, O Lord, we bring back all the glory and honor. Almighty Father, in Jesus' name, amen.
and amen. Maaari na po tayong umupo. Gusto ko lang po ipaalala sa ating mga magulang, meron po tayong Sunday school, every Sunday po yan, of course. No? Doon po sa third floor, you may accompany your children for their safety. You may also pick them up po after ng service. Samahan po ninyo ako manalangin. O aming Ama, salamat po at Ikaw ang nagplano ng aming kaligtasan. Salamat sa aming Panginoong Jesus who applies our salvation. And we thank the Holy Spirit who secures it. The perfect work of the triune God to redeem sinners like us. We rejoice of your great love that you have showed to us, O Lord. Sa umaga pong ito, aming Ama ay patuloy na idinudulog ko po sa inyo ang iglesyang ito. Inaalala po namin ngayong umaga ang aming mga kapatid na dumadanas ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Marahil iba sa kanila nawalan ng mga minamahal, dumaranas ng matinding kalungkutan. Ng sakit, nawalan ng hanap buhay. And all these troubles in our lives, Lord, makes us anxious. But we ask you, Father, in the midst of all this, may you remind us of who you are in our lives. May we not fear and not be dismayed for you said, O Lord, that you will strengthen us and you will uphold us with your righteous right hand. In particular, Lord, inaalala po namin si Sister Lolet, si Jane, maging si Colleen, kasama ng aming mga kapatid na hindi po namin alam na dumaraan din ng mga gantong klase ng pagsubok sa buhay. Oh Father, we will not rest to ask you to grant healing sa buhay po nila. We also ask, Father, that you will provide everything that they need, O Lord. At patuloy mo, Panginoon, palakasin, bigyan ng katatagan ang kanilang pananampalataya, that they may trust you with all of their hearts, and that they may not lean in their own understanding, but to you alone, O Lord, we will ask, seek, and knock of your grace sa aming buhay. O aming Ama, dalangin ko din po na sa aming buhay, may your work of sanctification will continue to manifest in our lives. Na sa aming buhay, Ama, makita ang bunga ng banal na Espiritu. That may we love you with all of our hearts first and foremost.
Pangalawa, ang pag-ibig sa aming kapwa ay makita. That in the midst of all our troubles and trials, O Father, may we find peace and joy. Because Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Makita sa amin ang kabutihan, ang kabaitan, ang katyagaan, ang katapatan, ang pagpipigil sa sarili upang makita na mga taong nasa aming paligid na kami nga ay may Diyos. Diyos na may kakayahang baguhin ang aming buhay. O aming Ama, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng aming mga concerns. Kayo na po ang bahala sa amin. Nasa umagang pong ito ay amin din pong inaalala ang aming bansa, ang bayang Pilipinas. Nanawa, Panginoon, patuloy mong gabayan ang aming Pangulo, sampu ng kanyang mga gabinete sa pagharap nila ng mga iba't ibang issue ng aming bansa. Ito man ay sa loob o sa labas nito. Tulungan mo po kami as we face the giant country like China. Our courage, strength is not enough. Subalit, kami po'y patuloy na umaasa na sa kabila ng sigalot na ito, kayo po ang aayos. Dalangin din po namin, Ama, na magkaroon kami ng isang matatag na ekonomiya. Ekonomiyang magbibigay ng sapat na trabaho sa lahat po ng aming mga kababayan. We thank you, O God, because the world acknowledge our being resilient. They acknowledge our skills, our talents. At nawa po, aming Ama, higit sa lahat, dalangin namin na bawat isang Pilipino nasa loob at labas man ng aming bayan, abutin mo po sila. Hayaan mo, dakilang Diyos, na matanggap nila ang iyong kapatawaran at kaligtasan. Dalhin mo nga po sila sa paanan ng iyong anak, sapagkat ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi, ang iyong anak, na ang sino mang inilalapit mo sa Kanya ay hindi mo itataboy, O Diyos. And we beseech Thee, O Lord, that for the sake of Your Son, they may receive Your grace. Sa umaga din pong ito ay aming idinudulog sa inyo si Pastor Win. Lagi niyo po siyang tutulungan, aming Ama, bilang isang pastol na iyo pong ipinagkatiwala sa amin. Bigyan mo po siya ng karunungan at sa bawat pagtayo po niya sa pulpitong ito ay tunay na maihayag niya the full counsel of God, na maghahatid po sa bawat isa sa amin ng pagbabago that will also encourage and edify each and every one of us, that will strengthen our faith, Lord. At nawa, Panginoon, hindi lang kami maging tagapakinig ng iyong salita, kundi, Panginoon, tunay na sa aming buhay ay maisapamuhay ang mga salitang iniyahatid mo Sunday after Sunday.
sa aming kalagitnaan, o dakilang Diyos, tanging si Kristo ang siyang makita. Tanging si Kristo ang siyang marinig. Tanging si Kristo ang maluwalhati. Sa kanyang pangalan. Amen. Patuloy po nating sambahin ang ating Diyos sa pamamagitan po ng ating pagkakaloob. God is pleased when we give with a grateful and thankful heart. Tayo po ay nagkakaloob dahil po sa pagmamahal na ipinakita po ng ating Diyos. Dahil siya po ang unang nagbigay sa atin at nagpakita ng pag-ibig na yon. Bago po tayo umawit ng pong ating offering song, we would like to request that everyone that you make use of our envelope, to label yung pong inyong kaloob as tithes, kung ito po ay intended for general fund. Or you may also give to other ministries as the Lord leads you to do so. Nice din po naming ipaalala sa inyo that inserted in your bulletin is the praise and prayer item. Maari nyo po yung isulat kung ano po yung praise item ninyo at kung ano po yung mga nais ninyong idulog sa ating Panginoon. And rest assured, ang mga bagay po na inyong isinulat dyan ay idinudulog po yan, no, every Wednesday po, no, sa ating midweek prayer fellowship, no. With that also, we would like to encourage the church to please join us, no, as I have said, to our midweek prayer fellowship. Yan po ay every Wednesday, alas 7 po ng gabi. No, dito po yan sa GCF Worship Hall. No? We would like also to briefly acknowledge yung pong ating flower ngayon ay inihahandog po ng kung sino man ang nagkaloob, no, sa ating pong Panginoon, no, ang bulaklak po na ito. So if we are ready to worship the Lord through our giving, please let us all take our stand to sing our offering song. We praise you, Father God, for you alone are worthy. Your goodness and your blessings always overflow. Diyos, muli po maraming salamat sa mga pagpapalang lagi mong ipinagkakaloob sa amin. Kami lagi mong binibigyan ng kalakasan, talino upang, Panginoon, lagi kaming magtagumpay sa hanap buhay na iyo pong ibinigay sa amin. Continue to bless the work of our hands, O Lord, and the businesses that you have given to us. O Father, tanggapin po ninyo ang mga kaloob na ito at hayaan mo na ang mga ito ay magamit po namin sa inyong kaharian. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. For some announcements. First, I think we have our growth group leadership training. We would like to invite everyone. This is our opportunity to connect with others in our church. Join our growth group leadership training. Ito po ay gaganapin sa August. That's August 25 po, hindi August 24.
That's August 25. Yun po ay magsisimula at 3 p.m. sa primary room po. Again, please don't forget this opportunity to connect with other people in our church and be a growth group leader. That will be on August 25 at 3 p.m. sa primary room po natin. Next, GCF Montalban is hiring a ministry assistant. Okay. We are looking for someone who will serve as an administrative officer of our church. If you are a computer proficient with sound communication skills, especially written English, who is willing to be trained. And we are also looking for a male devoted Christian. Please, if you are interested and if you think you have that qualification and you have this eagerness to serve the Lord through this ministry, please approach po si Kuya Toto, no? Si Elder Toto, to submit your resume po. And I think we have our YAM events. The YAM Ambassadors second year anniversary. Yeah. Hello. And good morning, church. And we are from YAM Ambassadors Ministry. Ayan, nasan po yung mga youth natin dito and young adults? Ayan. Alright. And po, so we invite all youth and young adults to join us on our second year anniversary of Young Ambassadors Ministry, which will happen on August 25 to 26 here at GCF Montalban Worship Center. And this is an overnight fellowship that will start at 6 p.m. to 7 a.m. So this is an overnight fellowship. So what are some reminders to our attendees, Kuya King? So ayun po, magandang umaga po sa inyo, sa mga youth din. And yung sign up po natin, pwede po yung mag-sign up sa likod. And also, nandun na po yung consent letter po sa para po sa magulang na papapirma po. And also po, sa may consent letter po, yung pag nagpapirma po kayo, then after nyo po magpapirma, kailangan po kayo mag-picture ng kasama po mismo yung paper para makonfirm po namin na nagpapirma po talaga kayo sa magulang nyo, or parents or guardian. Then also, nandito po nakalagay yung things to bring, extra set of clothes, hygiene kit, blanket, pillow, Bible, notebook, and pen. And don't worry po sa mga parents po, meron po tayong kasama ng mga parents din po dun mismo sa may event po natin. Kaya wag po kayong mag-alala. And also, naka-indicate na rin po dito yung color coding po ng ano po natin sa event na gagamitin na damit. Then, ayun lang po, I hope and I pray na mag-join po yung mga youth sa ating anniversary po ng YAM. And yun lang po, thank you and God bless. See you there po. Magandang umaga muli sa ating lahat. At today po ay we are so thankful and grateful dahil ang Lord ay yun nga pinahintulutan tayo na magkaroon ng ating pong independent. Ang church po natin ay independent na po. So we are on our own. So we are asking once again for your prayer na our God will sustain us dito po sa ating journey. So sa umagang ito po, nais ko pong tawagan ang ating pong kapatid, Sister Joji. Sister Joji, pwede ka ba namin samahan kami dito sa stage? Marami po tayong mga milestone po sa ating church. At sa umagang ito po ay we would like to recognize and we would like to appreciate doon po sa mga tumulong po sa atin para po yung ating pong independent ng church ay nagkaroon po ng katuparan po. May I call our elders to come forward? Lahat po ng mga elders po. Okay, bilang pag
tingin po ng amin pong appreciation po sa ginawa po nyo para sa ate pong church. Nice po naming handog sa iyo itong munting token of appreciation po. Nakasulat po dito, GCF Montalban, this certificate of appreciation is presented to Josefina S. De La Peña in grateful appreciation of his service and support rendered during the processing of church independence of GCF Montalban Inc. Given this 8th day of August 2024 at GCF Montalban. Signed, Ferdinand Arhayo, Chairman, Board of Elder, GCF Montalban. So in behalf of the BOE, please accept our simple token of appreciation. Thank you po, elders, and to God be the glory. Once again, thank you po, Sister Georgie. Good morning. At this point, we would like to welcome new members of GCF Montalban, starting with Carol D. Daligdig, you may come in front. Evelyn D. Salonga. Kyrie Mark D. Salonga. Amelia S. Borromeo. Erwin S. Borromeo. Imelda S. Tuyay. Ferdinand P. Cortez, Blessy G. Cortez, Emmanuel G. Cortez, Isabella Calista G. Cortez, Ingrid D. Fuentes, Jervin B. Adriano, Jasmine Jane S. Ereneo, Louis Gerald C. Embile, Ver Marie Joy Yu Embile, Denise Ann Yu Embile, David Joshua Yu Embile, Daniel Job Yu Embile, Daniela B. Arines, Joser G. Omania, Bernadette M. Taporo, Joy E. Andres, Tamar V. Labayo, Clea D. Astihada, Noah Abraham G. Estrada, Gerald Emmanuel Aquino, Maris Ann T. Mojico, and last but not least, Rhea Niegos. Gusto pong tawagan. Gusto ko pong tawagan ang ating mga elders, so come up on stage and extend the right hand of fellowship. Ano nga last name? Nathan Tumakay. So 29 silang lahat. GCF Montalban, the new members of the church.
Please extend your hands and we will pray for them. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming salamat po sa mga kaluluwang patuloy niyong idinadagdag sa aming iglesia. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na alab, ang pagnanais na unawain ang iyong salita, maglingkod sa pamamagitan ng ministry sa meron ng GCF Montalban at magpatuloy, Panginoon, na lumago sa pananampalataya at bilang kabahagi ng iyong iglesia sa napakalaking gawain na ipinagkakatiwala niyo sa amin. Dalangin namin, O Diyos, ang pagpapala, ang siyang patuloy na sumunod sa kanilang mga buhay sa matamis sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen and welcome again sa GCF Montalban. Ay, picture. Mahal to. Before I continue, I would like to request everybody to please pray for Pastor Boyet Bautista, who is at NKTI right now. Panalangin po natin ang kagalingan at ang gabay sa mga dalubhasa na humahawak sa kanya sa pagkakataong ito. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming salamat po sa patuloy na kami nakakalapit sa inyo sa pamagitan ng panalangin. Dinangin namin, Panginoon, ang iyong lingkod na si Pastor Boyet Bautista ay kasalukuyan nasa NKTI. We pray, Panginoon, na ang inyong kalooban ang patuloy na mangyari sa kanyang buhay, Panginoon, bilang inyong lingkod. We pray ang mga dalubhasa would able to address yung needs na meron siya sa pagkakataong ito. Katagpuin niyo po, Panginoon, ang pangangailangan na kakaharapin sa kabila po ng pagsubok na ito. At nagtitiwala kami, Panginoon, na ito ang mas lalong higit na magbubuklod sa amin at maglalapit sa iyo, Panginoon, sa patuloy na pagtitiwala na ang lahat ng nagaganap sa aming mga buhay ay para sa aming ikabubuti. Gabay namin, dalangin namin, Panginoon, ang gabay ng iyong salita sa patuloy naming paglakad at pagtitiwala. At dalangin namin, Panginoon, ang gaganyang kagalingan ayon sa iyong kalooban. Muli, Panginoon, maraming salamat sa buhay ng iyong anak. Salamat sa pagkakataong ito ay nakakalapit kami at na ibibigay namin, Panginoon, ng aming dalangin. Ito ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Iyakin talaga ako. Alam ko na yung mga sinabi. Our scripture reading for today is from Mark chapter 12 verses 41 to 44. If you have your Bibles with me, open it on Mark 12. Verses 41 to 44. Let us all stand in reverence to God's word at babasahin po natin ang kaniyang salita. Now Jesus sat opposite the treasury and saw how the people put money into the treasury. And many who were rich put in much.
Then one poor widow came and threw in two mites, which make a quadrants. So he called his disciples to himself and said to them, "Assuredly, I say to you, that this poor widow has put in more than all those who have given to the treasury. For all they put in out of their abundance, but she, out of her poverty, put in all that she had, her whole livelihood." Salamat sa Panginoon sa pagkakabasa ng ating ng kanyang salita. Tayo manalangin, dakilang Diyos, mapagpalang Ama, kayo po ang siyang magturo sa amin sa gabay ng banal na Espiritu. We pray, Panginoon, na ikaw ang siyang mangusap sa bawat isa sa magang ito. Katagpuin niyo po ang pangangailangan naming espiritual. Kayo po ang siyang magpaalala sa amin sa dunong na nanggagaling sa buhay mong salita. Dalangin namin, O Diyos, na ito'y tumimo sa aming mga puso at magamit namin sa aming mga buhay sa matamis na pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Lahat po ay makakaupo na. Kakatuwa, no? Yung... Anyway, the text doesn't matter kung hindi nyo man mabasa. But this is the best illustration that I can get to illustrate yung templo sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. At natatangi yung unang pagkakataon na mabasa natin na si Jesus ay nasa loob ng templo. Ito yung 7 weeks old pa lamang siya. Dala siya ni Maria at ni Jose sa templo upang ialay sa Panginoon. Ito yung mababasa natin sa Luke chapter 2 verse 22. Kung titingnan sa larawan, ayan po, makikita ang court of women. Ang tawag po dyan ay court of women. Ito po ay square, open square na may sukat na 233 feet kada gilid. At sa bawat kanto po niyan ay may nakatayong lampstand. Yung lampstand po ay 86 feet ang taas at somehow ang sukat niyan ay parang dalawang JB building o dalawang GCF Montalban yung taas. Imagine kung gaano kaganda yung structure, yung lampstand na nakatayo sa bawat kanto, no? Daw putol yun dito sa gilid. So more or less, ayan po yung larawan ng court of women. Sa loob nito ay makikita natin, no? Ang lugar na ito ay hindi lamang para sa mga kababaihan. Sabi, tinatawag siyang Court of Women, pero ito po yung treasury. Dito po inalalagak yung mga handog, yung mga offering. Dito po inilalagak ng mga tao yung kanilang mga handog. At ito yung lugar na pinakamalayong pwedeng pasukin ng mga babae. Lagpas po dyan ang mga kababaihan ay hindi na pwedeng pumasok mismo sa loob ng templo. Yun po ay ibang aral, ibang pag-uusap yung natatalakay. Salamat sa Diyos ngayon, no? Lahat ng ating mga kababaihan ay nakakapasok na sa bahay-sambahan. So nagbago na yung panahon, pero ito yung panahon na kung saan ang mga kababaihan ay limitado yung pwedeng gawin. At dito rin natin makikita si Propetang Ana na sumasamba at dito siya nagdadalangin, dito rin siya nag-aayuno at nang makita niya na dala-dala ni Maria at Jose, yung sanggol na si Jesus ay labis ang kagalakan na kanyang naramdaman. Nandun po yan sa Lucas chapter 2 verses 36 to 38. Ito ay ang lugar na after 30 years ay nagbalik dito ang ating Panginoon at nakita niya ang kung paano yung mga religious people ay naghahandog. Nakita niya kung paano naghahandog at yung mahirap na balo na naghahandog sa kanya. Nakita niya, namasdan niya. Doon pa lang sa bungad ng binasa natin ay siya ay nag-o-observe o nagmamatyag. Sa loob ng mga colonnade o yung mga poste na yan na nakikita natin ay diyan nakapalibot yung 13 wooden offering boxes. Ito yung ginagamit para ikolekta yung mga handog ng mga tao. Ito po yung itsura niya. Ito yung dito inilalagak yung mga barya sa tansong sisidlan
na hugis trompeta. At malalaman mo ang laki ng halaga na hinuhulog dahil sa tunog na ibibigay nung trompeta kapag naguhulog ng barya. Kung gayon, gayon na lamang ang paalala ng ating Panginoon. Naalala nyo last time? Sabi sa Matthew 6, verse 2, letter B, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and in the streets that they may have glory. Ito po yung binabanggit ng ating Panginoon na trumpeta. Dahil pag naglaglag ka ng barya, tumutunog. So maaari, no, palakasan ng tunog. Pag malakas yung tunog, uy, ang laki ng binigay niya. Pag mahinong yung tunog, nagbigay ba siya? Baka naman pinatunog lang niya yung trumpeta. Ito po yung wisdom, yung sinasabi ng Panginoon na trumpeta, na kapag tayo'y nagbibigay, hindi dapat as much as possible, malaki nga yung hinuhulog natin, pero dapat hindi ito tumutunog. Yun yung ibig niyang sabihin dito sa punto na to, na huwag nyo nang patunogin. Alam ko namang nagbibigay kayo. Huwag nyo nang patunogin yung trumpeta. Makalipas yung ilang taon, sa pamamalakad ng iglesia, napagpasahan na yung 30 pirasong pilak na nakamal ni Judas ay hindi pinayagang ihulog doon sa offering. Bakit? Dahil ito ay blood money. Alam niyo naman po yung blood money. Bayad ito sa mga contentions na nagaganap between people. So pag blood money or kabayaran, hindi ito pinapayagan na ihulog sa kahon. So saglit tayong titigil sa pagpasyal natin sa templo, nakita nyo na paano sila naguhulog. Ngayon, hindi maingay yung offering bag natin, ano? Quiet. Habang pinapasa, quiet. Historical setting, balik tayo dun sa square. The temple in Jerusalem during Jesus' final week before the crucifixion. Ito po yung tagpo bago siya, isang linggo bago siya ipako. Located dun sa Court of Women. Ito nga yung treasury na pinag-uusapan natin. Ilan nga yung nakalagay na trompeta na boxes? 13. 13. Giving was often done publicly with many seeking recognition. Siguro pagandahan ng damit, palakihan ng sisidlan ng... Naalala ko nung bata ako, meron silang tinatawag na supot ni Judas. Yun yung lagayan ng barya. Yung mga matatanda, napapangiti, oo, may ganun, supot ni Judas. Doon nilalagay yung mamera natin. Naalala nyo, may mamera pa tayo. Huwag nyo sabihin ako lang nakakaalala ng mamera, ha? Si Lapu-Lapu yung nandun. Tama, no? Hanggang naging square, bilog lang yun noon. At yun ay nagagamit. Tuwan-tuwa ako pag inutusan ako ng lola ko magbayad sa Meralco, may sukling mamera, may nabibili ko noon. Well, anyway, yung kalagayan nung panahon na yon, yung mga religious leaders, ay talaga namang kilala. Pag nagdadating, ayan na si ano, malaki yung ano, maingay yan. Siguro yung kalansing umiikot pa yung... Naalala ko sa Montalban, para may ganyan, ano, yung hinuhulog yung coin, yung siguro iba nilalaro pa, no? Para mas maingay, mas maraming binigay. Nakakatuwa, pero this will serve as a reminder to each and everyone, yung issues nila before, pwedeng issues pa rin natin ngayon, lalo na pagdating sa iglesia. The title of this message is All to Give, a lesson from the widow's mite, lifted from Mark chapter 12, verses 41 to 44. Understanding the narrative can help us understand ano yung true devotion natin sa Diyos. How well do we give to God? Paano tayo nagbibigay? Paano tayo nagbibigay sa ating Panginoon? Simulan nating himayin isa-isa, apat lang po yung verse, and I pray na I would be able to finish this as soon as possible because we have so many things to do. But let me remind you, when it comes to the Word of God, pagbigyan nyo na ako pag nag-extend tayo ng konti, okay? Wala una.
Hindi, mag-set up pa po sila. Observing the givers. So, pansinin natin, ano, yung observing the givers, na Jesus sat opposite the treasury and saw how the people put money into the treasury and many who were rich put in much. Now, Jesus observes that as he watches people, they give, highlighting the importance he places on their action. Binabantayan niya. Hindi siya nagsasalita, siya lamang ay nagmamatiyag dun sa action na ginagawa ng mga naghuhulog, mga nagbibigay. The wealthy give large amount, likely much, with much fanfare, showcasing their abundance. Sabi ko nga, eto yung this is it. Pasikatan yung ano, bardagulan sa pagbibigay. So ito yon. Kung may bardagulan sa pag-uusap, ito yung bardagulan sa pagbibigay. Para tingnan natin kung sino mas maraming kayamanan. Jesus is observing the wealthy and making their contributions to the treasury. Hindi natin maitatanggi na ang pagbibigay sa iglesia at sa ministeryo ay napakahalagang bagay. Tama. Subalit, hindi rin naman dapat natin naisasantabi na ang matapat na pagbibigay at dapat din natin nauunawaan. Ang taus-pusong pagbibigay ay napakahalagang panuntunan. Ang matapat na paglilingkod at paghahandog ang siyang mahalaga sa ating Diyos. Higit sa lahat ng ginto at pilak na maiaalay natin, pag-aari ng Diyos ang lahat ng bagay, anong kailangan niya? Ninanais niya ang pag-aalay ng ating mga sarili na walang pag-iimbot at lubos na paggalang. Maaari ang mga mayayaman ay nagbibigay ng labis-labis, subalit ang intensyon ng kanilang puso ay hiwalay sa tunay na idea ng pagbibigay. Dumating ang balo, the widow's offering. Verse 42. Then one poor widow came and threw in two mites, which make quadrants. Ano po yung halaga nito sa panahon niya? 1/64. 1/64 nung sweldo nung panahon na yon. Kaya pag titingnan natin, katiting. Of less, talagang walang value. Yung inihulog, siguro ni ting. Di ba yung mga tao minsan, when you observe, kailangan pag may nadaan ng pulo, pagpapel yung hinulog, sabi ng bulag, parang wala. Kakapain, ah, meron, 500. So, yung ibinigay nung balo ay walang halaga. Kakarampot. The two mites were the smallest coins in circulation at that time. Despite her poverty, she gives all she has. Contrasting sharply with the rich who gave from their surplus. Yung balo ay nagbigay kung ano yung meron siya. Yung mayayaman, nagbibigay sila kung ano yung sobra. Labis lang. Wala lang mapaglagyan. O di sige. Laglag ko na sa church. Imagine, no? Naglalakad ka nung panahon, barya. Siguro hirap lumakad pag barya. Na, ano, hindi alintana ng balo. Ang kanyang kalagayan, sa halip, taos sa kanyang puso na siya ay nagbibigay sa Diyos at sa kanyang gawain. Pagpapakita ito na pinagkakatiwala niya ang lahat ng may kahandaan. Bukod dun sa kung ano yung hawak niya, handa yung sarili niya sa pagbibigay. Ibinigay niya ang anumang mayroon siya at lupos na pagtitiwala, nakakatagpuin ng Diyos ang anumang kanyang pangangailangan. Inalay niya ang kanyang buong sarili na isang bagay na hindi kayang gawin ng rich young ruler sa Marcos 10:17. Naalala niyo yung kwento? Nang makita nung binatang lingkod, ang ating Panginoon, siya ay lumuhod sa kanyang harapan. Panginoon, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan?
Sumusunod ako sa batas, nagiging mabuti ko, ginagawa kong lahat. Sabi ng Panginoon, tama. Pero isang bagay pa yung hindi mo nagagawa. Ibenta mo lahat ng meron ka at sumunod ka sa akin. Anong nangyari? Nalungkot ang binata dahil sa kabila ng pagnanais niya na magkaroon ng buhay na walang hanggan, hindi niya kayang i-give up kung ano yung meron siya. Nakakalungkot. At ito ay labis na nagdadala sa atin ng kalungkutan kapag may mga tumatanggi sa kaligtasang inihahayag natin. Sa halip na tanggapin at kilalanin ang Panginoon bilang tagapagligtas, they walk away doon sa magandang grasya, sa magandang biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Ang puso ng balo na sinasabi ni Jesus na mahalaga para matanggap ang buhay na walang hanggan ay ang pagsunod na may pagsuko, katapatan at pagtitiwala. Nandun yan sa Marcos 8:34-38. True worship and giving reflects a grateful and thankful heart. And you will have the desire to extend that grace despite our circumstances. Yung grace po, hindi lang yan sa kaligtasan natin dapat naranasan. Ang grace po ay nararanasan natin sa bawat aspeto ng ating buhay. Kung papaano natin tinanggap ang biyaya, ganun din dapat ibinibigay natin ito sa mga nangangailangan. Ang pananaw ng ating Panginoon sa verse 43, Jesus' insight, "So he called his disciples to himself and said to them, 'Assuredly I say to you that this poor widow has put in more than all those who have given in the treasury.'" Oras na para sa pagtuturo ng Panginoon. Jesus uses this moment to teach his disciples about the true nature of giving. Ito yung tunay na pagbibigay. More than all. Though her gift was small in a monetary value, it was greater in the spiritual significance because she gave sacrificially. Binigay niya lahat. Kapansin-pansin na pinarangalan ni Jesus ang kaniyang paghahandog. Hindi niya ito sinubukang pigilan. Alam, batid ng ating Panginoon yung kahirapan na meron siya, so pwede naman niya, huwag mo na ihulog yan. Itabi mo na lang yan, say na, pero hindi siya pinigilan ng Panginoon. Hindi natin alam ang sitwasyon ng balo. Limited. Sa mga panahon iyon ay talamak. Doon sa panahon na meron yung balo, ay talamak ang pang-abuso, ang pagsasamantala sa mga babaeng balo dahil wala na ang haligi ng tahanan na magtatanggol sa kanila at magtataguyod sa pamilya. Ito yung panahon na pinapaalala ng ating Panginoon yung kalagayan ng mga bata, yung kalagayan ng mga balo sa iglesia. Pinapaalala niya, lalo na sa mga religious leader. Marahil ay malinaw sa kanyang puso at isipan kung magtitiwala lamang siya sa Diyos. Ito yung babaeng balo. Ang Diyos ang kakatagpo sa kanyang mga pangangailangan tulad ng pagkain, damit, mga bagay sa araw-araw na kakailanganin nila. At hindi niya hayaan siya ay magkulang. Nagtitiwala siya sa ganong pagkakataon. Katatagpuin ng Diyos ang lahat ng kanyang pangangailangan. Katulad ng babaeng balo, maging tayo ay marapat na magkaroon ng ganong pag-iisip. Mateo 6:33. Matthew 6:33. Tinituro rin ni Jesus na dapat na pangalagaan ng mga bata ang mga matatandang magulang. Pero hindi natin alam sa storya kung merong anak yung babaeng balo. I cannot go beyond. Hindi ako pwedeng magkwento. Hindi ako pwedeng magdagdag. Ngunit, hindi natin alam pati kung may talagang pamilya ba yung babaeng ito. So ang pinag-uusapan natin sa pagkakataon na ito ay yung balo. Na ipahuwating ni Jesus na ang balo ay nagbigay ng higit pa, more than all. Sabi nga ng Panginoon, binigay niya yung higit pa. Hindi niya tinutukoy ang bahagi ng kanyang mga kayamanan, bagamat ito'y bahagi nung meron siya.
Ito ang pagbibigay ng bukal sa kalooban. Ang sa loob ng ito ay nakita rin natin kung paano nagbigay yung balo ay the same sa loobin na nakita natin doon sa chief tax collector na ang pangalan ay Zacchaeus. Nung maunawaan niya at matagpuan niya ang kanyang sarili na nananampalataya at nagtitiwala sa Diyos, anong sabi niya? Gagawin niya ang garang pagbibigay ng kalahati ng kanyang kayamanan at sa mga dukha at pagsusulit sa kanyang mga naging biktima ng 4 na beses. Ibabalik niya yung atraso niya dun sa mga tao, 4 na beses. Ang gayong pagbubukas palad, ito yung aksyon ni Zacchaeus na walang pag-aalinlangan, nabuo sa loob niya yung nararapat niyang gawin. Tama na ang kaligtasan ay sa pagtanggap sa ating Panginoon, pero kalakip ng kaligtasan na yon ay ang pag-extend ng grace na meron tayo. Nagiging pagpapala tayo sa iba when we begin to extend that grace. Tayo yung nagiging kamay ng Diyos para umangat yung pamumuhay ng mga nangangailangan. Walang alinlangan ang gayong pagkakabukas palad, kagaya sa balo, ay napakagandang pag-uugali ng isang mananampalataya. Meron din paalala ang Biblia sa buhay ni Ananias at ni Sapphira. Nagbigay din naman sila. Kaya lang may pride, may yabang. Acts chapter 5 verses 1 to 11. Again, hindi natin muna pag-uusapan si Ananias at Sapphira sa ibang pagkakataon marahil. Verse 44, giving all. Pagbibigay ng lahat. For they all put in out of their abundance, but she out of her poverty put in all that she had, her whole livelihood. Kanina, pinag-uusapan natin na yung binigay ng balo ay kakaparanggot. Subalit, dito sinasabi, yung binigay niya ay buo na niyang kabuhayan. Napakaabano po. Samantalang iba sa atin, katatanggap pa lang ng sweldo, kulang pa rin. Ano kayang nararamdaman ng balo? Na sa paligid niya ay walang halaga, subalit iniaabot pa rin niya sa trumpeta. Kusang loob na binibigay ng balo sa Diyos ang lahat ng mayroon siya. Nagtitiwala na pangangailangan siya ng Diyos. Taliwas sa mga mayayaman na nag-iisip kung magkano ang kanilang maibibigay nang hindi naaabala. Kaya alam naman sila nagbibigay kasi, sige na nga, parang hindi ako mastorbo. Magbibigay na nga ako. Gayon pa man, hindi maiiwasang magkaroon ng mga talakayan, theological at practical na implikasyon ng pagbibigay sa Diyos. Naintindihan ko po yan. Kailangan ba niyang ibigay lahat na mayroon siya? Siyempre, hindi. Hindi naman. Subalit, ito ay pagpapasya ng kanyang puso. Nang maghandog sila Ananias at Sapphira, balikan natin saglit, ng pera na kanilang kinita mula sa pagbebenta ng lupa, hindi sila namatay dahil ipinagkait nila yung kaperang nagtago sila. Hindi yun ang ikinamatay nila. Ang ikinamatay nila ay ang pagsisinungaling. Hindi pinag-uusapan yung halaga, ang pinag-uusapan ay yung katapatan. Minsan, sa paglilingkod natin, nalilinlang natin yung ating mga sarili. Akala natin, we're still doing it for the Lord. But in reality, we are trying to please ourselves. This is to remind each and every one of us how much can you give to God?
and how much of your doing pleases ourselves. Kaya sila, si Sapphira at si Ananias ay namatay. Yun ay paghahatol sa kanila ng Diyos. Hindi dahil sa halaga na kinuha nila, kundi dahil sa pagsisinungaling. Magkano ang dapat nating ibigay? O ilang porsyento ang ating kayamanan? Kabilang narito ang ating oras, kalakasan, ang dapat nating ibigay sa Diyos. Tulad ni Zaccheo, dapat tayong magbigay hanggang sa naisin natin. No limit. Give as long as you want. Magbigay ka hanggang gusto mong magbigay. Naisin ang iyong puso na may pagtatapat at patnubay ng Diyos. Lucas 19 verses 1 to 10. At dapat tayong magbigay ng may kagalakan. Dapat pag tayo nagbibigay, nakangiti. Nilalaglag ka agad yung sobre. O ginagawa mo na kagad yung mabuti. Parang, teka muna, sukli ko. Second Corinthians 9:7, nabanggit ko na po ba? Higit sa lahat, dapat nating kilalanin na tayo ay nagbibigay at naglilingkod sa Diyos. Kung nagbibigay tayo upang makita tayo ng iba at purihin ang ating mga kabutiang loob o ito'y may kabigatan sa atin, ang ating mga hangarin ay nawawalan ng kabuluhan at magbubunga ng makumundong kalalagayan. Dinaraya natin ang ating mga sarili at hindi ito tapat na pagsamba sa Diyos. Mateo 6 verses 1 to 4. Batid ng Diyos ang kalagayan ng ating mga puso. Kita niya, ang mga talatang binasa natin ay paalala hindi lamang sa aspetong pinansyal, kundi ang tapat na pagtatalaga ng ating mga sarili sa gawain ng Diyos. Hindi lang po pera yung pinag-uusapan natin dito, kundi maging ang ating pag-uugali at gawi sa paglilingkod sa Kanya. Paano natin itinatalaga ang ating mga sarili? Doon lamang sa kung anong oras libre tayo? O kaya natin gampanan yung mga ministeryo o yung mga gawain sa kabila ng kaabalahan natin sa ating mga kanya-kanyang trabaho, gumagawa tayo ng paraan upang patuloy tayong makapaglingkod sa Diyos. Essential points. There are at least three essential points, and one is true giving is sacrificial. True giving is sacrificial. God values the heart behind the gift more than the amount. The widow's mite teaches us that giving all to God, even if it is small in the eyes of the world, is precious in His sight. Faith over abundance. The widow's offering was an act of faith. Ito ay pagkilos ng pananampalataya. She gave all she had, trusting God to meet her needs. And this is a powerful example of living by faith and not by sight. Number three, God sees the heart. Alam ng Diyos, kita ng Diyos yung puso natin. Jesus sees and acknowledges what others overlook. He values sincere sacrificial offering of those who truly trust Him. Alam niyo po ba yan? Oyster. Salamat. Oyster. Parang tayo lang, no? Yung grupo natin, para tayo mga oyster. We cannot change our past. Just like the widow, she cannot change her situation during that time. We were shaped with the environment and the people we live with. Just like an oyster, its harsh environment affected its appearance. Kaya po ganyan yung itsura niya dahil pangit yung paligid na meron siya. In fact, sabi nga ng iba, scavenger daw yung oyster. As for you, sometimes people will notice it
and they will have misgivings. Yung minsan dati na nating kasalanan o dati nating pag-uugali, eh patuloy pa rin lumilitaw. Nakikita pa rin. And sometimes yung mga tao, hindi tayo maiintindihan. Dapat kasi ganyan siya, hindi dapat ganito. They tend to demand. It is futile that we will be judged based on how they will judge us. Husgahan nila tayo kung ano yung husgahan. Maybe, no, yung itsura nung balo. Imagine, ang gagara nung bihis ng mga reliyosong nakapaligid sa kanya at siya ay abang-aba. Having this thought that they are better based on the amount that they have in hand and how they prepared for the great event, the offering day. Poverty is very much evident in the narrative. Hindi man natin halukayin kung ano talaga yung naging kalagayan niya, pero malinaw. Naging mahirap para sa balo yung kalagayan niya. 1 of 64 yung ibinigay niya. Hindi naging madali para sa oyster yung kanyang buhay, kaya nagkaganyan yung itsura niya. Ano pa yung imported pa yung oyster na yan? Yung oyster natin, mas kakaiba yung itsura. Parang tadtad ng kanto. Tama? Yung galing sa Cavite, parang, di ba? But that did not keep her for doing what is right in the sight of God. People might think what you have is insignificant. Kailangan ka ba talaga dyan sa ministry na yan? Parang wala ka naman maiba aambag. People may think and may look down from the outside, but God looks from the inside. Yang mga talaba na yan, tayong mga talaba, will come out precious, beautiful pearls kung magtitiwala lamang tayo sa paghuhubog na ginagawa ng Diyos sa atin araw-araw. Kung tatangan lang tayo sa kanyang salita, hindi tayo mananatiling, hindi kaaya-aya sa paningin ng iba. Dun sa puso natin ay lilitaw yung pearl na napaka-precious. The widow gave everything she had, seeing her devotion to God as more valuable than anything she possessed. Maaring sa ngayon, yung mga paglilingkod na ginagawa ninyo, ay walang nakakapansin. Kitang-kita ng Diyos yung puso natin. So tuloy sa paggawa para sa kaniyang gawain. Current significance in modern materialism, in a world where value is often measured by wealth, the story of the widow's mite challenges us to rethink what it means to give. It's not about the size of the gift, but the sacrifice behind it. Keep giving, keep doing the ministry. Tatlo lang kayo sa growth group nyo, tuloy lang. Pag sampu na kayo, maghiwalay na kayo, ha? Masyado na kayong dumadami. Many people today face financial hardships. Naintindihan ko po yan. And uncertainty. The widow's example reminds us that even in our lack, we can give all to God, trusting Him to provide. Huwag niyo pong ilimit kasi dun sa pera. Marami pong paraan ng pagbibigay. At habang itinatalaga natin ang ating mga sarili sa gawain, ito ay magdadala sa atin ng kagalakan and everything will follow. Wala pong kailangang mag-utos sa inyo na magbigay kayo. Ito ay sa pagitan ninyo at ng Diyos na pinaglilingkuran natin. So dapat narinig niyo yung sermon. Dapat may action tayo, ha? Reflect on what you give, whether time, talent, treasure. Are you giving out of abundance or in a way reflects true sacrifice and trust in God? Make a commitment to give sacrificially, not just financially.
but in every aspect of your life, your time, love, and resources. Commit to faithful giving. Examine your giving. Like the widow, we are called to give all to God, holding nothing back, whether it's our resources, our time, our lives. God values our total devotion and trust, giving all to God. Trust that God sees and values your sacrifice, no matter how small it may seem to others. Will you live a life of faith, giving all to God and trusting Him to provide? In summary, in Mark 12, verses 41 to 44, Jesus teaches us the powerful lesson of the nature of true generosity. The widow's small offering was more valuable to God than the large sums given by the wealthy because it represented her total trust and devotion. This passage challenges us to examine our own giving and trust in God, encouraging us to give from the heart. No matter the size of our gift, give with love. The story of the widow might teaches us that true generosity is measured by sacrifice, not by the amount given. Jesus values the heart behind the gift, and the widow's act of giving all she had exemplifies total trust in Jesus. On the final note, Jesus highlighted the widow's gift not because of its size, but because of her heart. As followers of Christ, we are called to give all to God. Our resources, our time, our very lives, trusting that He will provide for our needs and use our sacrifice for His glory. Giving and keep giving your all. Even when it feels like you have little to offer, remember that God sees and values your sacrifice. He honors those who give all they have, trusting Him completely. Your small acts of faith and generosity are precious in His sight and will be used by Him to accomplish great things. It's a very great encouragement sa ating mga Kristiyano na nagpapatuloy. Minsan nakakapagod. Tuloy lang. Lakad lang. Laban lang. Laban lang. All to give. Yun yung title natin, no? It's not measured by the amount we give, again, but the sacrifice and the love behind it. God sees and values the offering we make. He values everything that we give, especially when they come from the heart that trusts Him completely. Let us strive to live with faith and generosity of the widow, giving all we have to God, trusting that He will provide for all our needs. Sa patuloy na paglakad natin sa hamon ng buhay, tandaan natin, nakikita ng Diyos ang bawat ginagawa nating kabutihan, pagtitiis, paghahandog, pagbibigay, at pagtatalaga ng ating mga sarili sa gawain. Kahit na ito ay tila maliit o hindi gaanong mahalaga sa iba, ito ay mahalaga sa Kanyang paningin. Sabi ng Jeremiah 29:11, "For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and hope." Tanging kay Kristo tayo may pag-asa. Anong pag-aalinlangan pa ang pwedeng dalhin mo sa iyong puso? Magtiwala tayo at magpasalamat sa Diyos sa lahat na mayroon tayo at pagpapalain at pagyayabungin niya ang iyong katapatan at pananampalataya sa mga paraang hindi mo sukat akalain. Patuloy na sisikat at magniningning ang iyong liwanag, gaano man kaliit, magtiwala na gagamit ito ng Diyos para papagliwanagin ang mundo sa paligid mo.
Their message for today is all to give a lesson from the widow's mite. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat po sa patuloy na pagpapaalala sa amin na kami bilang inyong mga anak ay may tungkulin at may gampanin na dapat naming tinutungtungan at dapat naming tinatayuan. Bagamat minsan, Panginoon, kami natatangay ng mga pansariling kadahilanan, dalangin namin, Panginoon, na ang salita mo ay patuloy na umikot sa aming puso at isipan na magdadala sa amin sa pagnanais na maglingkod sa iyo ng may katapatan, magtalaga ng aming panahon sa mga gawain na darating na panahon ay makikita namin na nagbubunga, Panginoon, dahil ikaw ang kasama namin sa patuloy na paglakad. Maliit man o malaki ang nagiging ambag namin sa mga gawaing ito, dalangin namin, O Diyos, na patuloy na makaabot kami ng kaluluwa, matatuloy na makapagdala kami ng kaluluwa sa iyong paanan. Higit sa lahat, Panginoon, magkaroon man kami ng labis-labis na yaman na hindi namin magampanan ang pagkakatawag mo sa amin. Ito ay mawawalang saysay at mawawalang kabuluhan. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na umusig sa amin. Nang sa gayon, ito ang magdadala sa amin ng tunay na pagsamba, tunay na paglilingkod ng pagmamahal sa Diyos at sa aming kapwa. Pagpalain niyo kami, Panginoon, dalangin ko po na baunin namin ang mensaheng ito sa patuloy naming paglakad sa araw-araw at ito'y maging kalakasan namin, Panginoon. Gabayan niyo kami, O Diyos, sa tulong ng Banal na Espiritu at dalangin namin, Panginoon, na kami ay nagdadala ng kagalakan sa iyo at kayo pa rin po, Panginoon, ang siyang patuloy na mapapurihan sa aming mga buhay. Ito ang aming samot dalangin sa aming Panginoon at tagapagligtas na iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Magandang umaga si Isef Montalban. God bless po tayo. Salamat po sa Diyos sa buhay ni Pastor Win, no, sa paghahatid po niya sa atin ng kanyang salita and reminding us today kung ano po ba yung dapat na maging puso natin sa usapin po ng pagbibigay, no. Bago po tayo magtapos, nais po naming ipaalala sa inyo yung pong ating bulletin, no. When you exit po dito po sa ating church, you can hand it over to our usher table para po tayo ay makatapid sa printing cost. No, marami pong salamat sa inyo pong pakikiisa. And you can however take home yung pong mga inserted slips, no. And at this point in time, kung ito po yung unang pagkakataon na kayo po ay makadalo sa iglesyang ito, nais po namin kayong anyayahan na tumayo upang kayo po ay makita ng aming kongregasyon. If this is your first time po na dumalo, yan, maraming salamat sa Diyos. Thank God you grace us with your presence. Na meron pa po ba? Kung wala na po, please acknowledge our visitors. Let us all stand. And let us greet one another, especially our visitors. We welcome you today to our fellowship. We are glad to see you share your life with us. As a family, worshiping our Lord and King with all our hearts, we welcome you to GCF. Doon po sa aming mga bisita, nais po namin kayo ang anyayahan pagkatapos po ng
pagdiriwang na ito, no? Sa itaas po, nais po namin kayong makausap at kung maaari, maipanalangin po namin kayo. Salamat po. No? At isa pong paalalang muli sa lahat po ng aming mga bagong members, please stay. We will be having our lunch fellowship, no? We would like to ask you to please mag-approach lang po kayo sa usher's table at the back habang sineset up po namin yung worship hall, no? Maraming salamat po. Manalangin po tayo. O aming Ama, maraming salamat po sa mga salita mo, Panginoon, na patuloy na nagpapaalala kung paano ang aming puso dapat, Panginoon, sa aming paglilingkod, sa aming pagkakaloob. O aming Ama, nawa po, tuwi na ay lagi mong ipaalala sa amin na laging maging tama ang aming puso sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay na aming ginagawa sa aming kapwa, higit para sa iyo, O Diyos. Ama, pagpalain po ninyo ang inyong iglesia na sa kanilang alis sa bulwagang ito, bitbit nila ang iyong kapayapaan at biyaya. Maraming salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At sa atin pong pagtatapos, muli po nating awitin ang House of the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak para sa Panginoon. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. Our God, He holds the victory. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We're gonna shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We're gonna shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We're gonna shout out your praise. Joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We're gonna shout out.